greatest of all teachers and giver of love, hope, faith, and wisdom. Look upon your children, the teachers, learners, parents, guardians, and out-of-school youth and adults. We humbly ask for your mercy and forgiveness. Guide us to the right path. May our efforts be blessed with insights and understanding, wisdom and respect for all. Bless us with patience, for the path of learning is never easy. Bless our commitment to keep on learning new knowledge and experiences. Let your light shine upon us as we make our world a better place to live in. Amen. Magandang araw, Sir Wilbur po, at your service. Narito ang ETUlay upang gabayan ka sa inyong pag-aaral upang lubos na maunawaan ang iba't ibang paksa o subject. Ang ETUlay ay isang free online tutorial class na pinangungunahan ng ICTS Educational Technology Unit sa pamumuno ni Undersecretary Alain Del P. Pascua. Ang programang ito ay hindi lamang para sa mga bata, kundi ito rin ay magsisilbing gabay sa mga magulang at mga guro kung paano nila ituturo o gagabayan sa bawat asignatura ang kanilang mga anak o mga estudyante. Sa kasalukuyan, ang self-learning module mula sa rehiyon ng Calabarzon at kilala sa tawag na pivot ang ginagamit sa ating ETUlay online class. Kaya ano pang hinihintay ninyo?
ihanda na ang inyong mga ballpen o lapis, papel o kwaderno at samahan kaming itulay ang pagkatuto para sa bawat batang Pilipino. Sama-sama tayong magtutulungan para malampasan ang mga hamon sa panahong ito. Halina't matuto kasama ang inyong online tutor sa oras na ito. All right, good morning mga ka-eskwela. Friday na naman, oras na naman para sa EPP4. Mga ka-eskwela, tuwing Friday, alam naman natin na ito ang edukasyong hindi lamang pantahanan, pangkabuhayan pa. Kaya naman sa mga oras na to, makakasama niyo si Tutor Jan muli upang gabayan kayo at itulay ang ating pagkatuto ito sa ETUlay online tutorial. So, i-like and share na po ang video na to para mas dumami pa ang ating mga ka-eskwela. Ngayon po ay napapanood tayo live sa official Facebook page ng DepEd Edtech Unit, DepEd Philippines at DepEd tayo. Ganun din napapanood din po tayo sa official YouTube channel na DepEd Edtech Unit at DepEd TV. So good morning po sa atin. Comment na po kung saan kayo ngayon para mabati na kayo ni Tutor Jan. Ang mga active natin na nanood ngayon, good morning po sa mga taga-Tuktukan, Giginto, Bulacan. Ayan, every week po may nakatutok sa atin mula sa Tuktukan. Baracayo Elementary School, good morning po sa ating lahat. Yan kay Shaima ng Dasmariñas, Cavite, good morning. SPBCES Division of Isabela, happy morning po. At sana i-share na ang video na to para mas dumami pa ang matuto sa oras na ito. So mga ka-eskwela, simulan natin. Kamusta mga bata, pakinggan nyo ako. Ako si Teacher John Paul, sang ka-eskwela nyo. Di pa'y paularin, kaalaman ay tuklasin. Kaya't samahan nyo ko, mag-aral na tayo. Iba't ibang kasanayan, nating matututunan. Ang mga kaalaman, hatid ay kaunlaran. Kaya tayo'y mag-aral, sabay tayong matuto. Ako si Teacher John Bones, ang ka-eskwela mo. Ang ka-eskwela mo. Alright! So ngayong ating quarter for week 5, ang ating tatalakayin ay paggawa ng dokumento na may larawan gamit ang word processing tool. Ito ay bahagi pa rin ng ICT. Kung ito ay natalakay nyo na sa mga nakaraang module nyo, okay lang ba natin upang mas lalong mapalalim yung inyong kasanayan sa paggawa ng mga dokumento, di ba? Kadalasan na ginagamit natin dito is yung Microsoft Word. Okay, comment mo kung nakagamit ka na nito kasi ito yung gagamitin natin para tayo ay makagawa ng dokumento. So, tingnan natin. Ang layunin sa araling ito ay una, nakagagamit ng mga basic features ng word processing tool. Pangalawa, nakagagawa ng isang produkto gamit ang word processor. At pangatlo, nakapagbabahagi ng kaalaman sa paggamit ng word processor sa iba. Yung module na ating gagamitin ay muli. Mula ito sa Schools Division of Negros Oriental. Ito yung kanilang markahan for Module 5, paggawa ng dokumento na may larawan gamit ang word processing tool. Kung hindi naman ito yung gamit mong module, pwede mo siyang i-download sa DepEd Commons para makasabay ka sa ating aralin sa araw na ito. Ayan. Yan si Yurus Jose. Good morning kay Rian. Ayan, good morning sa ating lahat. So ngayon, sa nakaraang linggo, ating pinag-usapan, di ba, yung ICT. Laging tatandaan kasi sa grade 5 ninyo at sa grade 6 ninyo na EPP and ETUlay, palagi ninyong pag-uusapan ang ICT. Ito ang Information and Communications Technology. Ito raw ay tumutukoy sa pamamaraan, kasangkapan at teknolohiya na tumutulong sa mga tao upang makakuha ng impormasyon, maproseso ito, maitago at maibahagi. Yun yung ICT. Sa madaling sabi,
ito yung mga bagay na ginagamit natin para mapadali yung ibang gawain natin. Nandiyan yung laptop, yung computer, diba? Kasama rin yung printer, nandiyan yung fax machine, yung copier, diba? Ito mga bagay na to, sila yung tinatawag nating ICT, diba? Ito yung ginagamit natin para makapag-print ng mga bagay. Ito yung ginagamit natin para makipag-komunikasyon sa ibang tao. Siya ay tinatawag na mga ICT, diba? Noong nakaraang linggo, tinalakay din natin yung wastong posisyon ng bawat bahagi ng katawan sa paggamit ng computer, diba? Kapag bumalik na kayo sa mga schools nyo at meron kayong computer laboratory o computer room, dapat sundin mo ito para hindi ka mapagod o mangalay habang ikaw ay nagko-computer. O di kaya naman kapag nasa bahay ka, diba? Gusto mong mag-computer, sundin mo lang yung mga wastong posisyon na ito para hindi ka agad mapapagod. O di kaya hindi nagkakamali ng pag-upo. Kailangan, syempre, diretso raw yung ating katawan at nakalagay dito kung gaano kalayo yung ating mukha o yung mata doon sa screen na ating tinitingnan. So, tatandaan yan mga ka-eskwela. So, sa aralin ngayon, papasok tayo sa panibagong talakayan. Diba? Pero bago yan, tingnan natin. Meron ditong dalawang picture. Diba? Picture A and picture B. Masasabi mo ba ang pagkakaiba ng dalawang larawan? Ano yung pinagkaiba ng dalawang picture? Okay, comment mo na yan sa ating comment section para mabasa ni tutor dyan kung nakita mo yung pagkakaiba ng dalawang larawan. Okay, so good morning muna kay Marites Aguilar ng BPES Main Sub Office. Ayan, palagi silang nanonood sa atin. Good morning po sa inyong lahat. Kay Fiona ng Pangao Integrated School, SDO Lipa City, at sa kanyang advisor na si Sir Joel Arceo, at sa kanyang principal, Ma'am Aleli. Good morning po sa inyo. Ganun din sa Abangan Sur Elementary School sa Marilao, Bulacan. Okay, nanonood po sila sa atin ngayon. Ayan, sabi nila, Mikaela, yung Philippine icon. Alright, yung logo daw ng Pilipinas. Dun sa A, di ba, wala yung logo o yung mapa ng Pilipinas. Pero yung B, nandi dito yung logo o mapa ng Pilipinas. Very good. Sabi naman ni Josh, araw. Yung araw daw. Okay, dun sa letter A, bilog yung nakikita natin. Pero sa letter B, yung araw na yung ating nakikita, di ba? Sa dalawang larawan na yan, makikita nyo yung pagkakaiba ng dalawang picture. Ang gagaling ng ating mga ka-eskwela. Pero, ano ba ang kinalaman ng pag-print o paggawa ng dokumento, di ba? Pero, alam nyo ba mga ka-eskwela, ang mga Kastila ang nagpakilala sa mga Pilipino ng paglilimbag noong 1953. Sila daw ang nagpasimula sa atin ng pag-print o paglilimbag, di ba? Noong taong 1953. Yon, tandaan niyon. Ang doktrina Kristiyana ang unang aklat na nailimbag sa Pilipinas noong 1953. Ito raw yung unang libro na nailimbag o na-print sa Pilipinas. Yan, so tandaan ha, yung mga trivia natin. Ayan. Okay. Unang tanong, kailan unang nagkaroon ng limbagan sa Pilipinas? Okay, anong year ang unang nagkaroon ng limbagan sa Pilipinas? Sinabi kanina, di ba? Anong year daw nagkaroon? Yan, sumasagot na yung ating mga ka-eskwela. Very good. Yan, sabi ni James, 1953. Okay, sabi ni Fiona, 1953. Sabi ni Josh, 1953. Ang sagot ay, nagsimula ang paglilimbag noong 1953. Okay. Yung pag-print nagsimula daw noong 1953. Diba? Ano naman ang mabuting na itulot ng pagkakaroon ng limbagan? Diba? Sa mga panahon natin ngayon, ano raw yung magandang na itulot ng pagkakaroon ng mga pag-print? Diba? Ano yung mga naitulong nito sa inyo bilang mag-aaral at sa ibang tao? Ano yung naidulot ng pagkakaroon ng limbagan? Okay, sabi ng mga ka-eskwela natin, si Mika, 1953 daw.
Sabi ni Shari, 1953 din daw. Ayan, very good. Okay, oh, ayan. Sabi ni Ian, nakatulong sa paggawa ng libro. Very good. Ang paglilimbag ay nakatulong para makagawa ng maraming libro para sa inyong mga mag-aaral. Okay, sabi ni Michaela, na idodokumento. Very good. Nakakagawa tayo ng mga dokumento. At yung mga modules na gamit nyo, yan din ay produkto ng paglilimbag ng printing. Di ba? Kung walang printing, hindi makakapag-print ng mga modules sa books. Ayan, very good. Nice. So ngayon, papasok tayo sa panibagong gawain. Di ba? Mga ka-eskwela, kaya nyo bang gumawa ng maikling dokumento gamit ang word processor? Ayan, hinahawon kayo ng ka-eskwela natin, no? Kaya nyo rin pang gumawa? Comment nyo ng opo kung kaya. Kung hindi naman, okay lang. Manood ka kay tutor dyan para makagawa ka ng simpleng dokumento, di ba? Para hindi tayo ma-stress. Simple muna gagawin natin para sa mga susunod ay mga mas mabibigat na yung ating gagawin. Dahil sa oras na to, it's computer time. Okay, magko-computer muna tayo. Kung ikaw naman ay may gamit na laptop o computer sa bahay, mainam dahil makakasunod ka kay tutor dyan kung paano natin gagawin ang isang dokumento gamit ang inyong computer. Kung hindi naman, maaaring balikan mo ang video na ito kapag meron ka ng computer o laptop na gagamitin. Okay. Sabi ni Mika, opo. Yan, sabi ni Fiona, opo. Very good. So, subukan na natin. So, mag-share si tutor dyan ng screen. Ayan. So, ang gagawin natin una, kapag gagawa ng dokumento, bubuksan nyo yung word processing tool na meron kayo. At isa na rito na kilala ay ang Microsoft Word. Okay. Microsoft Word. So, bubuksan natin siya. Yan, nakikita nyo sa screen. Naka-open na yung Microsoft Word ni tutor dyan. Okay. Blanco yung dapat na lumabas. Ibig sabihin ng blank document o blanco, walang laman. Wala pang nakatype na kung ano doon sa inyong gagawing dokumento. Ayan, sabi ni Fiona, gamit ko po computer. Okay, sabi ni Mika, hindi pa niya daw alam. So, manood muna, Mika, tapos mag-i-enjoy ka kasi simple lang yung gagawin natin, di ba? Okay, kapag binuksan nyo yung Word document nyo, makikita nyo yung iba't ibang tabs na meron. Di ba? Sa taas, merong File, Home, Insert, Design, Layout, References, Mailings, Review, View, at Help. Ang tawag dyan ay mga tab, di ba? Para siyang mga pinipindot para gumawa ng iba't ibang command, di ba? Ito yung mga command na meron tayo. Mamaya gagamitin natin siya. So pag binuksan nyo yung Word document nyo, simple lang muna. Ang gagawin natin ay mag-type ng salita o anumang kataga sa blankong document. O subukan natin mag-type, di ba? Subukan natin. Lagay. Okay, magandang umaga sa inyong lahat. Okay, so lakihan natin para mas makita. Ayan, nakalagay. Nag-type na tayo. Magandang umaga sa inyong lahat. Okay, so napakasimple, di ba? So para maging creative o i-edit natin siya, dito sa taas na bahagi, may iba't ibang tool na pwede nating i-click. Diba? Gagawin lang natin, i-highlight natin yung gusto nating i-edit. Ayan, sabi ni Shari, nag-i-enjoy po ako kasi naiintindihan ko po at natatawag ang pangalan ko. Very good. So para ma-edit siya, mabago ng font, di ba ang tawag doon, para mabago yung highlight lang natin yung text na gusto nating baguhin. Tapos i-click natin yung command. Merong bold. Di ba yung letter B? Kapag bold, magiging makapal yung inyong text. Magiging pahalang yung sulat niya. Diba? Kapag naman underline, magkakaroon ng guhit yung inyong text. Right? So gawin natin ng ganyan. May guhit, naka-bold, at italic. Okay? So yun yung isang halimbawa. Diba? O, baguhin naman natin yung text. Sabihin natin ito ay
Halimbawa, ang paborito kong bulaklak ay rosas. Tuldok. So, kailangan may tuldok kasi ito ay nangungusap. Lakihan natin. Baguhin natin yung kanyang kulay. I-highlight lang ulit natin siya. I-highlight natin. Okay, pag i-highlight nyo, idadrag nyo lang yung mouse na gamit nyo. Okay, sabihin natin, gawin natin siyang kulay pula. Ito yung font color. Diba, gawin natin kulay red. Kasi rosas, kulay pula. I-bold natin siya. Ibig sabihin, pakakapalin natin yung kanyang sulat. So, pipindutin natin yung B sa taas. Bold. Okay. Tapos, lakihan natin yung font size. Ibig sabihin, lalakihan natin yung font para mas makita nyo. Ito naman, pipindutin nyo yung increase font size. Increase. Ibig sabihin, palakihin yung font size. I-click nyo lang siya at lalaki na yung font. Okay. So, lumaki na siya, di ba? Lumaki na yung font na meron kayo. Alright. So, meron din tayong tinatawag na text alignment. Diba? Kung gusto nyo siyang igitna o igilid, i-highlight lang ulit natin yung gusto nating i-align sa gitna o sa gilid. Diba? I-highlight yung text. Tapos dito, sa may paragraph, makikita nyo yung iba't ibang command para sa text alignment. Merong align left, ibig sabihin pupunta sa kaliwa. Meron namang align center, mapupunta siya sa gitna. Meron namang align right, mapupunta siya sa kanan. At yung justified, mapapantay siya. Diba? Pero sa example natin na ito, i-align natin siya sa gitna o center. Kapag kinlik nyo na siya, mapupunta siya sa gitna. Okay, ayan, nakapag-type na tayo. And sabi ni Jeline, good morning. Nika, click and drag po yun. Okay, very good. Next. Ngayon naman, kung gusto niyo siyang lagyan ng larawan, diba? Kung gusto niyo siyang lagyan ng larawan, napaka-simple lang. Punta lang tayo sa insert. Insert tab. Nakikita sa taas. Insert. Kasi mag-insert tayo ng picture. Okay, insert. Tapos i-click nyo yung pictures. Ayan, marami kang pwedeng i-insert sa Microsoft Word. Pwede kang mag-insert ng table, picture, icons, text box, at marami pang iba. Pero sa example natin, subukan natin maglagay ng picture, insert picture, o magpasok ng larawan. Kapag pindot natin yung insert picture, pupunta ka dun sa mga folder. Turuan na tayo ng mga picture. Hanapin lang yung palengke, diba? O
Bili na po kayo. Tapos makikita mo doon yung pangalan ng produkto na kanilang tinitinda. Diba? Ito, yung isang halimbawa ng Hello po. Ayan, nakabalik na si tutor dyan. Okay. So, gaya sa sabi ko kanina, yan na yung isang halimbawa ng flyers. Yung flyers, yung commercial, yung pinapakita o pinamimigay sa mga tao. Sa example natin ngayon, nandiyan dyan yung Yummy Yema. Diba? Yummy Yema. Wait lang po, tingnan natin. Ay, makikita na ba? Ayan, may Yummy Yema tayo. Sa Yummy Yema natin, makikita natin yung mga katagang masarap, masustansya, magaan sa bulsa. O, bili na. Doon sa flyer na yan, makikita natin yung presyo. Diba? Makikita natin kung magkano yung pinibenta na yema. Ayan, sabi ni Yuros Jose, paborito ko po ang yema. Okay. Yan, watching from Kalaisan Elementary School, Kilabawan City Division, Julie Reponte. Okay, very good. So, dyan sa commercial na yan, sa flyer na yan, makikita nyo yung impormasyon tungkol sa yema o dun sa binibentang produkto. Yan. Comment nyo na yung sagot nyo, ha? Unang tanong, anong pagkain ang inaanunsyo sa flyer? O anong pagkain o produkto ang ibinibenta sa flyer? Okay, gamit na yung sagot nyo. Diba, pinakita ko yung flyer kanina. Ano yon? Ayan, sabi ni Mariel, yema daw. Sabi ni Shaima, yema daw. Very good. Ang pagkain na inaanunsyo sa flyer ay yema. Very good. Sunod, anong impormasyon ang makikita sa flyer? Anong impormasyon tungkol saan yung makikita natin sa flyer na pinakita kanina? Hey, sagot na mga ka-scale, o di ba? Ang mabilis nilang sumagot. Ayan, sabi ni Fiona kanina, yema daw yung sagot niya. Okay, yung mga impormasyon na makikita sa flyer na ipinakita ay presyo. Di ba? Makikita doon yung presyo. Very good, Micaela. Presyo. Diba? 2 pesos kada isang piraso. Yung yema. Makikita rin natin yung lasa. Sabi daw, yung lasa daw ay masarap. Diba? Makikita sa flyer yung lasa niya. At sustansya. Sabi rin sa flyer, ito raw ay masustansya. So, ito raw yung mga impormasyon na makikita sa flyer. Okay. Next naman, paano naging epektibo na manghikayat ang flyer? Paano siya naging maganda? Diba? Bakit siya naging kaakit-akit? Ano yung mga ginawa doon sa flyer para siya ay naging maganda? Ayan, sabi ni Yurusos, presyo, pesos. Very good. Doon sa ating flyer, kaya siya naging maganda dahil ito ay ginamita ng makukulay na gamit. Diba? Iba-ibang kulay. May pink, may blue, may white, may black. Naging kaakit-akit at epektibo rin to dahil ito ay may larawan o may picture nung yema. Siyempre, di ba, pag bibili ka, gustong makita yung itsura nung bibilihin mo. Kaya maganda na nilagyan niya ng larawan. At sumunod, ayan, sabi ni Shaima, may picture po. Sabi ni Yurus, dahil sa binigay na impormasyon. Very good. At naging epektibo to dahil sa kanyang disenyo. May design yung pagkakagawa niya ng flyer. Nag-iiba ng font, di ba? May font na malalaki, may font na maliliit. So, yun yung naging kaakit-akit sa kanya. Sabi, bago ka magsimulang gumawa ng flyer, ay kinakailangang planuhin mo ang mga ilalagay rito. Dapat hindi basta-basta naglalagay. Pag-iisipan daw natin, mga ka-eskwela, kung ano ilalagay natin dun sa gagawin nating flyer. Kailangan na isipin mo kung anong pagkain ang iyong ihahanda. Ano-anong palamuti ang kinakailangan upang mapaganda ang presentasyon ng pagkain. Halimbawa, gusto mo magtinda naman ng pastillas, di ba? Siyempre, kapag pipicturan mo yung pastillas, kailangan maganda yung itsura ng pastillas mo. O halimbawa naman, nagtitinda kayo ng milk tea, di ba? Palagi natin example. Kailangan, pag pinicturan mo siya, maganda yung itsura ng picture. Sunod, anong pangalan ang mainam na gamitin para sa iyong produkto? Siyempre, kailangan ding pangalanan
yung produkto mo. Kailangan yung pangalan ay kakaiba at madaling tandaan. At anong magiging layout ng flyer? O anong magiging itsura ng flyer mo? Diba? Kailangan maganda siya. Hindi siya pangitingnan para siguradong may bibili doon sa ibinibenta mong produkto. Ayan, sabi ni Jeline, may tag boxer. Very good. Sabi ni Fiona, nagtitinda po kami online ng frozen food po. Good, very good. Frozen food. Okay. So ito ang tinatawag na planning pyramid. Okay. Comment nyo nga mga ka-eskwela, planning pyramid. Okay. Planning pyramid. Sa planning pyramid, ito ay magiging gabay natin para malaman kung ano yung mga pwede nating ilagay sa ating flyers. Diba? Una, anong mensahe ang nais mong iparating sa iyong flyer? Diba? Ano yung gusto mong makita dito? Siyempre, nandito yung mga impormasyon na kailangang malaman ng ibang tao tungkol sa binibenta mo. Kung nagbibenta ka ng frozen food, dapat ano yung mga impormasyon na kailangang malaman ng tao tungkol sa produkto mo. Pangalawa, anong larawan ang gagamitin mo upang maiparating ito? Mahalaga na may larawan upang makita at ma-imagine ng mga bibili yung itsura ng ibinibenta mo. At pangatlo, anong mga command tools ang gagamitin mo upang mabuo ang flyer? Siyempre, sa mga command tools, gagamit tayo ng Microsoft Word o Word Processing Tool para makagawa ng isang flyer. Okay, ang mga sagot sa isang halimbawa nito ay, sa una, kailangan ang produkto ay masarap, masustansya, murang halaga. So ito yung mga halimbawa ng impormasyon na maaari mong ilagay sa flyer mo. Pangalawa, halimbawa, ikaw ay gagawa ng, di ba nabanggit na natin, ay yema. Meron ding pastillas. Halimbawa naman, ang gusto mong ibenta ay Graham balls. Di ba? Kailangan, meron kang larawan ng Graham balls o picture ng Graham balls para matakam o magustuhan ng mga bibili yung tinitinda mong Graham balls. O pag gagawa ka naman sa Microsoft Word o Word Processing Tool, eto, yung mga tools na po pwede mong paglaruan, pagsamasamahin o pindutin para makabuo ka ng magandang flyer. Okay, di ba? Ang laking tulong ng Microsoft Word para makagawa ng flyer. Sabi daw, maaring lalo bang mapaganda ang isang larawan kung lalagyan mo ito ng iba't ibang disenyo. Pwede kang maglagay ng mga bulaklak, ng mga lobo, di ba? Di kaya ng iba't ibang disenyo, between stars o heart, para mas lalong maging kaakit-akit yung gagawin mong flyer. Ang tamang paggamit ng kulay, hugis at text ay napakahalaga upang mas maging epektibo ang nilalayong disenyo. Kailangan hindi basta-basta gagamit ng kulay. Kailangan may combination, may magandang kombinasyon yung kulay na gagamitin mo. Hindi po pwedeng basta-basta na lang maglalagay ng shapes o ng text. Kailangan madaling mabasa. Diba? Ito ay naiintindihan ng mga taong makakakita rito. Okay, so tingnan natin. Sa aralin natin ngayon, ano kaya ang natutuhan mo? Okay, kahit simpleng pangungusap lang, tingnan natin kung ano ang natutuhan mo kay Tutor John sa araw na ito. Unang tanong, i-comment na. Ang pinakamahalagang natutuhan ko sa araling ito ay... Okay, i-comment na natin yan. O sabi ni Shaima, background, colors, design. Okay, very good. Katulad po ng fonts. Okay, nice yan. O comment na mga ka-eskwela, ang pinakamahalagang natutuhan ko sa araling ito ay... Okay, sumasagot na yung ating mga ka-eskwela. Ayan, sabi ni Mary, ang natutuhan niya ay document. Okay, paggawa ng dokumento. Tayo ay gumamit ng Microsoft Word o isang word processing tool. Okay, very good. Sabi ni Micaela, paggawa ng flyer. Yan, ang pinakamahalagang natutuhan ko sa araling ito ay paggawa raw ng flyer. Okay, pangalawang tanong, tingnan natin. Ang kasanayan na kailangan ko pang linangin ay? Okay, sa tingin mo, ano pa yung dapat mong i-improve? Ano pa yung dapat mong pag-aralan para ikaw ay maging mas magunda o mahusay sa paggamit ng word
processor. Okay. Madali pong intindihin ang paggawa ng flyer. Very good. Makagamit po o matutong gumamit ng Word at makabuo ng dokumento. Tama yan, di ba? Yan yung mga kasanayan na dapat panglinangin para tayo ay maging bihasa o masanay sa paggamit ng Microsoft Word. Kasi sa grade 5 nyo at sa grade 6, tsak, gagamit din kayo nito. Kaya dapat habang grade 4 pa lang kayo, matutuhan nyo na ito ng maaga. Okay, sabi ni Shaima, maging creative po. Okay, kailangan pa niyang mas maging creative. Very good. Si tutor dyan, nung grade 4 ako, masasabi ko na creative ako. Diba? Habang tumatanda ako, mas lalo ako nagiging creative. Kaya sana rin kayo mga ka-eskwela, maging creative pa kayo habang kayo ay lumalaki. Okay. Sabi naman ni Jeline, sama-sama po. Okay, kailangan sama-sama habang gumagawa. Pwede rin yun. Okay, pangatlo. Ang pakiramdam ko sa pagsasanay ko sa paggamit ng word processor ay, okay, sa ginawa nating activity kanina mga ka-eskwela, ano daw yung naramdaman nyo? Diba? Kayo ba ay natuwa? Kayo ba ay nalungkot? Natakot? Kinabahan? Okay, diba? Sa umpisa, sabi nila, ito raw ay mahirap. Pero pagka pinapractice mo yung sarili mo, mas lalo mong nahahasa at mas lalo kang nasasanay dito. Ako rin, hindi rin ako sanay nung bata ako. Pero syempre, pag gusto mo talagang matuto, diba, mag-aaral tayo. At yan ang dapat niyong matutuhan. Yan sabi ni Fiona, masaya at excited. Yan, sabi ni Mika, masayang masaya. Okay, very good. O, sa mga tanong kanina, nasagot mo ba siya ng tama lahat? Okay, anong score mo? Tatlong tanong? Tatlong scores din, di ba? 3/3. Okay, comment mo na kung naka 3 answers ka sa ating mga tanong ngayon. Okay, so sana kayo ay nag-enjoy, natuto sa ating aralin kahit simple lang at mabilis yung oras. Sana ay nakapagbahagi si tutor dyan ng mga kaalaman sa inyo sa paggamit ng word processing tool. Okay, muli makita-kita tayo, ha? Next Friday, 9 o'clock. Okay, sabihin sa mga ka-eskwela manood, malapit nang matapos ang ating fourth quarter. Manood mula 9 o'clock hanggang 9:30 ng umaga. Dito lamang sa live ng DepEd Edtech Unit at din sa inyo ng DepEd Online, ETUlay Online Tutorial. So good morning and kita-kita next week. 'Sigurado ako na marami ka na namang natutuhan sa ating ETUlay tutorial session ngayong araw. Tandaan, ito ay hindi lamang para sa ating mga mag-aaral, kundi pati rin sa ating mga minamahal na guro at mga magulang na kaagapay natin para maituloy ang pagkatuto sa kabila ng nararanasang pandemya. Patuloy ding sumubaybay sa DepEd TV para sa mga araling ginawang video episodes. Mapapanood ito mula Lunes hanggang Sabado, alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi sa inyong mga telebisyon. Abangan sa Lunes mula alauna ng tanghali ang iba pang aralin sa ating ETUlay free online tutorial session sa Science. I-like and subscribe at manatiling nakasubaybay sa ating ETUlay tutorial session sa DepEd EdTech Unit FB page at Educational Technology Unit channel sa YouTube at sa DepEd Tayo at DepEd Philippines social media accounts. Paalam!